Kasi una sa lahat, iba ang buhay may asawa, iba buhay ng buntis. At ngayon na-realize ko na nagpapasalamat ako sa lahat ng biyayang pinagkakaloob sa akin ng Panginoon. Pero ito talaga yung pinapangarap ko at inaasam-asam ko, ang ikasal at magkaroon ng isang anak at magkaroon ng pamilya. Yun talaga eh. Sabi ko nga yung showbiz, nasa parte ng buhay ko yan, minahal ko yan. Marami ako nakilala, marami ako natutunan. Diyan ko nakilala ang naging kasawa ko. Pero at the end of the day, ang maimportante sa akin, nagkaroon ako ng isang pamilya. At bubuin ko pa siya at gusto ko marami talagang anak. So yun yung pangarap ko. Maraming adjustment kasi marami kang kailangan i-sacrifice eh. Like example, may soap opera ako. Binibab ko yun. Kasi mas mahalaga sa akin na maging healthy yung anak ko. Hindi ako mamuyat. Hindi ako ma-stress. Sabi ko nga, ang soap madali yan eh. Kahit next year kaya kong gawin. Pero pag pinangyari sa anak ko, hindi ko mapatawad ang sarili ko. So mas pipiliin ko na safe siya. Tapos siguro, sabi ko mga kanina, arty-arty na lang muna ako, Victoria. After nung madaling naman eh, at naniniwala naman ako na nandiyan ang GMA para suportahan ako sa mga ganyang bagay. Thank you, Marian. Sa decision mo yan, yung defer the acting muna, do it this way, tapos ding-dong sila eh. Well, ang sabi niya ano, pahiya naman ako. Umiyak pa ako. Bibihira daw ang babaeng ginigiba pang lahat para magkaroon ng pamilya. At ano daw, nagpapasalamat ko siya sa Panginoon na natagpuan niya din babae na din. Wow! So ayun lang. Sumisipa po yung anak ko. Nasayahan. Okay, one last question na lang kay Laika. Laika, nagbabayad ka na ba sa BIR? Hindi mo po. Okay, anong ginawa mo dun sa pera mo, sa 1 million mo? Hindi ba po kasi po nila pinibigay? Kasi po, sa paglaki ko lang, sa paglaki ko pa lang po nila ibibigay para po may paglaki ko po na magagastos na po namin. Habang bata pa po ako, hindi ko po muna makahawak ng pera. Kailangan po, yung pera kong binibigay nila, hindi po kailangan gastusin ng gastusin. Kasi po, ayun po yung pwede ka pong bumili ng kahit ano, pag laki ko na po, pag balik, hindi ko po alam. binibigyan naman din po kami. Kasi ayaw lang po nila, ayaw lang po namin nagagastos kami ng pera. Yun po. Okay, one last like ah. Ano ang nabago sa'yo magmula nung manalo ka sa Voice Kids? Marami po. Nagkaroon na po kami ng bahay. At saka po, nakakapag-aral na po ang mga kapatid ko ng maayos. At maganda na po yung talaga namin. At hindi na po kami naano ng bagyo. At hindi na rin po kami naghihirap na yan. Okay, last question.